Okay, let us go to bill of materials. So, may table ako dyan kang, okay, may list ako dyan kang materials. So, gina-indicate man nga concrete works, steel reinforcement, earthworks, masonry, finishing, steel deck, steel trusses. So, bilog rin dyan nga components ka sang kabalay. You have roofing, ceiling, plumbing, tile works, doors and windows, electrical, painting, scaffolding, and plumbing. Ah, wala tayong plumbing. May plumbing duro dyan, wala lang akong kayo na mag-yan. Ah, okay, dyan ang tile works, dara sa plumbing class. Okay. So, ang number dyan, quantity dyan class, dito dyan alin sa estimate ko, kay gin-excel ko akin nga estimate. So, maintindihan nyo man na. This quantity, naghalin dyan sa estimate ko. Kung ano ang estimate niyo, dito presyo nyo sa libro nyo, amo niyang number. So, may unit cow and unit cost, kung tagpira presyo ang kita mo sa market, butang mo dyan na. So, you have, let's say for example, this is 292 bags. May cost nga 212, so amo niyang total na. You have fine sand. So, sa list dyan class, almost complete. Rin dyan kung anong ginagamit sa mga balay. So, I'll give you a copy of this. Pero, ura ti price. Kamu lang mabatang ka price. Ura ti quantity. Kamu lang mabatang ka quantity. Now, makita nyo sa earthworks, may filling materials, and then may excavation. May cost ang excavation. Ginbatang ako lang ka cost para nga sa inyo makita nyo kung ano. Sa masonry, amura meaning ang mga low blocks. So, amuratan nga ano. Ng mga materials yung kinanlan, si HB. Sa finishing, kung fine sand ang ingamit, depende rin ako ninyo. This time, steel deck ang ingamit for second floor. So, may number of linear meter ka steel deck. And then, angle bars sa trusses, and zipper lines, and mga paint na nga ginagamit. Okay? So, sa roofing, you have rib type, color, steel fascia, Spanish gutter, tex screw, etc. So, mga mura. Next, you have ceiling. May metal faring ka, mga hair deflex ka light, mga moldings, etc. You have plumbing and tiles, tile work. So, dyan na pressure class, dyan na talan. You have doors. Kung pirang doors nga na-estimate mo, batang mo dyan, batangan mo ka-presyo. So, okay. So, electrical, amuman. Tanan nga gi-discuss ko sa electrical, digera class. Okay. And then, you have painting. So, may discussion mata sa painting and scaffolding. Pag-uta lang yung discuss. Now, you have your total cost. Pag-abot sa total cost, ang total cost, bulaan mo ka labor cost. Sa labor cost, akin nga yung butang is 45%. No? Murmur na ka dyan, uso. And then, you have equipment and rentals. Okay? So, ang total project cost is 2,085,400. So, amo dyan natin nga cost. Now, for your, sa inyong nga plates, kamu masagap ka price, taugan nyo ang mga, or magto kamu sa mga hardwares, and then, butangan nyo ka presyo, ang current nga price, and then, ang quantity kaninyo ramahalin sa inyong estimate. Okay? Now, asta dyan ka na class ang isolve natin. Ang plate nga isabit nyo ka na kan, ang tanan dyan items di gyara sa atin nga bill materials, butangan nyo kang quantity, kag presyo. Kaya yung submit nyo ka na kan ang total cost nyo. Mumpira ang cost kang inyong building or inyong house plan. Okay? So, bugat lang dyan. That would be all. So, I expect everyone to comply and submit the requirements. Kay dyan kung mabase ka grades nyo. Just remember, ang hindi ka submit kang inyong plates, you have 1 year to comply. Pero may prerequisite dyan. Kung hindi mo dyan masubmit, I don't know, basta hindi mo ka-graduate. Thank you very much.